si RJ Tabasa at nirereklamo niya yung isang kagawad po na pinagbilhan niya ng Hyundai Accent dahil may problema pala ang sasakyan. Mm-mm. At matapos yung maibalik ang sasakyan at dokumento kay kagawad, hindi na po ibinalik ang kanyang binayad na worth 293,000 pesos. Nagbayad ka na ng mahigit kumulang 293,000. Yes po. Isang bulto lang ba ito? Nabayad mo? Cash? Yes po, cash. Cash mo na binayaran. At napunta sa iyo yung sasakyan. Apo. Okay. Kaya lang, may trouble pala yung sasakyan. Yes po. Anong naging issue ng sasakyan? Bali, tumirik siya nung pauwi na ako. Then, after na pag ginagamit ko siya is, naghihintay mo na ako ng mga 15 to 20 minutes bago siya mandar. Anong modelo kaya itong sasakyan na ito? Hyundai Accent 2016. 2016. So hindi naman ganoon ka luma, ano? Yes. So nung sinasabi mo na nung umuwi ka, yun yung pagkatapos mo na maibayad. Apa, bali gabi ko po siya binili. Mm-mm. Then sabi sa akin, wala akong dalang mekaniko. Mm-mm. Sabi niya sa akin is okay na wala akong dalang mekaniko, basta usapan namin. If ever na mayroon siyang any issue, pwede ko ibalik kasi sinure ko muna sa kanya kung anong hidden issue niya. At sabi niya minor scratch. So naniwala ako sa kanya kasi sinabi niya kasi is number one kagawad siya sa kanila. Okay. So magkakilala ba kayo ni kagawad? Hindi po. Saan mo naman nakita ito? Paano mo nalaman na may binibentang sasakyan? Marketplace lang po. Marketplace lang. O yan, Shari, marami talagang mga ganyan na nangyayari pagka yung hindi natin alam. Ano? Tapos binalik mo sa kanya sa makatuwid nang hindi pa lumalampas ng isang linggo. Wala pang isang linggo. Actually po dapat kinabukasan po dapat ibabalik ko kasi papacheck ko muna sa mekaniko. Mm-mm. Eh gabi ko po nung kinuha, di ba? Sakto po nung kinabukasan is Monday is coding. Mm-mm. Kaya ang nangyari po, Tuesday ko na po siya na ibalik. Oh, so dalawang araw lang, Shari, dalawang araw lang. So, kasi maganda yung itsura pa ha, I mean outside. Sa outside po okay siya, pero yung makina, pinatingin ko sa mekaniko namin is nabuksan na daw. Nabuksan na, ibig sabihin parang na-overhaul na. Mm. Naku, baka kasama ito dun sa mga, Shari, yung mga nababaha. No, parang ganun daw. Kumbaga flooding, tapos na underwater, yung ganyan. Tapos kailangan i-overhaul or kung na-overhaul, hindi maganda ang pagkakagawa. Ano? Okay, hindi negosyo ni kagawad ang magbenta. So, Shari, ang tawag dito, personal ito na transaction. Opo. So, hindi ito yung, kahit na nasa marketplace siya, na tinatawag natin Facebook na marketplace, negosyo ba ni kagawad ang magbenta? Actually po, ang sinabi sa akin is nagbabuy and sell siya. Ah, so negosyo niya talaga ito? Then meron siyang parang pinaparenta ng mga sasakyan. Ah, okay. So nasa transport business talaga si kagawad. Meron kasi tayong tinatawag rin, Shari, na pag may bentahan o bilihan, meron tayong tinatawag na buyer beware. No? Lalo na kung kunwari, yung hindi naman kayong magkakilala, ganun. Pero dito kasi, merong due diligence na pwede namang gawin at napag-usapan sila. Diba? Tama ako na. Ang sabi ni kagawad, pag may trouble, babalik ko daw. Oo. Alam rin niya na ipapacheck mo muna sa mekaniko talaga. Opo. Pero in good faith, nagbayad ka na. Yun ba yung kabuuan ng bayad or ano cash pa? Cash po yun. Oh, pero yun na yung total amount na babayaran mo or down payment lang yun? Total amount na po. Kagawad, magandang hapon po. Apo. Willing naman akong makipag-settle. Actually, nung binalik ko yung sasakyan, after nung pangatlong araw, tinext ko na po siya noon. Sabi ko, sir, okay na po yung sasakyan na ipaayos ko na po. Pwede nyo na pong ipunin. Eh ngayon, kung gusto nyo ng refund, sabi ko, bigyan nyo lang po ako ng time. Sabi ko, ibebenta ko ulit yung sasakyan. Eh gusto nyo kasi mabilisan. Eh, syempre, hindi naman nung natin pwede madaliin kasi hindi naman nung masinsure kung kailan agad yung bebenta. Pero kagawad, nabayaran niya kayo, natanggap nyo yung 293,000, di ba? Apo. Oo, so natanggap nyo yon, tapos binalik niya rin yung sasakyan, di ba? Wala pang tatlong araw. Apo. Oo, so sa makatuwid po, nasa inyo yung pera. Bakit po hindi ninyo maibabalik agad-agad? Bakit po kailangan nating mag-antay pa na maibenta? Hindi, actually, sa akin po yung pera, ang problema po ma'am, syempre, nagbabayasin din po kasi ako, pa-isa-isa, pa-dalawa-dalawa, ganyan. Eh yung pera po kasi, syempre, as businessman, nagamit ko rin kasi yung pera, pero wala naman ng problema. As long na may mga kapitan na agad ako, mayroon mo akong hawak, wala naman problema. Willing naman ako tumulong payback. Okay. So, RJ, ayan ang sinasabi ni Kagawad. Handa naman siyang magbayad. Ikaw ba ay handa ka rin tumanggap ng, kunwari, pa-installment na pagbabalik sa iyo ng pera? Actually, hindi po ako asang-ayon sa ganun. Mm. Kasi ma'am, yung pera na yun is, ayun yung huling pera namin, ma'am. Mm. Wala na ako sa trabaho, ayun yung natitirang pera ko.
So yung sasakyan na dapat na kinuha ko sa kanya is gagamitin ko pang Grab. Mm-hmm. So ayun yung magiging income namin. So ngayon, nababaw na ako sa utang kasi nga yung panghanap buhay ko is natenga. Ayun. Kaya ako po siya ganun ni Rush kasi wala po kami inasang una-una. Nangungupahan po kami. Mm-hmm. Pangalawa, meron akong college, meron akong high school na anak, meron pa akong baby. Kailan ba nangyari itong transaction na ito? October 9. Then, October 9. Okay. October 9, 9 dapat, October 10 is coding niya. Kaya nabalik ko ng October 11 parang ganito. October 11. Kagawad, kailan nyo ba ito pwedeng maibigay sa kanya ng buo? Hindi, kung actually man pong okay lang naman sa kanya, pwede naman niyang kulin yung sasakyan ngayon, okay na yung sasakyan. Ay, wala lang problema, oo. Mukhang... Kung gusto niya, oo, pwede niya naman kulin yung sasakyan niya na binili. Okay na po yun, kahit i-road test niya, one to sawa, walang problema. Handa ka ba, RJ, na kung ano, kukunin mo yung sasakyan? Hindi po. Hindi. So, sir, mukhang ano kasi eh, mukhang nagkaroon na, hindi para sa kanya, medyo hindi kasi roadworthy na yung kanyang assessment. Tiwala po kasi ako, sabi niya kasi number one, agawad siya. Tatay mm-hmm. niya, dating kapitan. So, yung tiwala ko, ang usapan pa nga namin mm-hmm. that time na yun is 290. Kasi nga, 295 yun. Napunta mm-hmm. sa 290, nag-okay siya. Nung nandun na kami, sinabi niya is 293. So, sabi ko, okay lang. Kaya naging nangyari is 293. So, madali akong kausap sa kanya, bigla siya nagbago. Nung time na nagkaroon yung problema, yung binenta niya sa akin, tapos ngayon, binabawi ko na, parang pahirapan pa. Ang dami ko pong pinuntaan, barangay cap, sa barangay, mm-mm. sa munisipyo, mm-mm. sa pinaka-head nila, kinausap din siya. Talaga pinanindigan niya na, ibibigay ko lang kapag nabenta ko yung sasakyan. So, paano naman yung hanap buhay? Paano kami kakain? Alam niyo ho, kagawad, dapat maintindihan niyo rin ano, na ito kasing hanap buhay rin kasi ito ng ating complainant na si RJ. Ang binigay niya po na pera, hindi ni tatlong araw, within two days, na isoli niya sa inyo eh. Dapat maibigay niyo rin kaagad na yung pera. Opo, at saka ang sinabi niyo po... Wala namang problema, ma'am. Actually, ma'am, sabi ko naman sa kanya, nung binili niya yung sasakyan, piniliwanag ko naman sa kanya, sabi ko, ito, nabili ko po sa PS Bank to as repo unit. Sabi ko, ito, kompleto na po ang papel niyan. Expire po yan ng registro, 2 years, kasi... Repo nga po yan, repossess. Mm-hmm. Eh ngayon, sabi ko sa kanya, nagkapirmahan naman kami, sabi ko sa kanya, as is where is po yung bentahan na yan, ganito, ganyan. Sabi ko, nireceive naman nila yung unit in good condition. Siyempre, kaya nga nung nag-ano siya sa akin, na may difference yung sasakyan, sabi ko nga sa kanila, sabi ko, siyempre, as is where is po yan. Siyempre, hindi naman natin masabi kung... inabot sa kanila ng sira o whatever. Pero gayon pa man, sabi ko nga sa kanila, wala namang problema, ipapagawa ko. Ngayon, kung gusto nilang isole, sabi ko, sige, wala problema, ibabalik ko naman yung pera mo. Bigyan nyo naman ako, bigyan nyo lang ako ng time kasi syempre... Kagawad, anong pong naging trouble? Kasi sabi nyo, pinaayos nyo na at pwede nang kunin ni RJ. Ano po ang pinaayos ninyo? Yung pinalitan po ng sensor, yung servo. Throttle body. So yun lang kaya ang naging problema? Kasi I think yan na yung problema eh. Nawala na... Yun lang po ang problema. Yung, kasi actually, nung binilik nila yung kinabukasan, pinagawa ko agad yun sa mekaniko ko, pinacheck ko na, okay naman siya. Nung in-scan kasi yun, yung parang scanner po. Yun ang lumabas doon sa scanner, yun ang pinipinpoint yung throttle body, yung servo. Kagawad, hindi po ba yan nagawa bago ninyo ibinenta? Kasi sana... Hindi, actually, wala naman siya problema nung binenta ko, ma'am eh. Kumbaga, siguro, hindi natin masabi, baka inabot sa kanila. Hindi natin, siyempre, hindi naman sasakyan yan, hindi naman natin... Pero nung nasa akin po yan, maayos po yan. Hindi namamalya, hindi namamatay. Pero nung napunta siguro, nung napunta sa kanila, maaaring inabot sa kanila ng bigay yung servo, yun nga, naging hard starting, ayun ang matagal bago pa starting, yung gano'n, namamalya yung makina. Kaya nga nung binalik nila, eto kunyari, itong araw na to, kinabukasan, pinacheck ko agad sa mekaniko, yun nga naging sira, tapos pinapalitan ko na po nung pyesa. Kaya, antimano, nung naayos na po yun, tinext ko na po sila na okay na po yung sasakyan, pwede nyo na pong kunin, wala na pong problema, pinagawa ko na po. Oh, pero yun na nga po sir, ano, hindi na po natin pwedeng pilitin si RJ kasi hindi nga po siya komportable at ayaw na niyang kunin nga yung sasakyan. Nagbarangay ka na ba? Yes ma'am, kinausap na nga rin po siya. Sabi sa kanya, ibalik, bigay mo na rin, total ganun din naman, ibibigay okay. mo. Pero so, hindi rin nakinig si Kagawad Jerry. Kap,
Yes, good afternoon po. Oo, good afternoon, Cap. Ito po, nandito si RJ Tabasa. Ang inireklamo po niya nga ay isa sa inyong mga kagawad. Ano po ba ang naging action natin tungkol dito? Yes, ma'am, nagpunta siya. Nakalimutan ko na yung date eh. Sa Monday yata po siya nagpunta o Tuesday sa amin, sa barangay. So, napakilala siya na may nabilisang sasakyan sa aking kagawad. Mm-hmm. Sabi ko nga, pinawa na ako na nga. Sabi ko, kung ano yung problema niyo ni kagawad Jerry, labas sa pagiging kagawad niya yun, ha? Sabi ko, tinggalin sa negosyo niya yun. Kasi ako, dinilinaw ko lang, sabi ko kasi, para maayos tayo. So, pinag-usap ko sila, ma'am, sa harapan ko, by phone. At ginagano ko nga po na tinaw ko yung istorya na kung bakit nagkaganon, no, nagkabenta daw sila po ng sasakyan. Tapos, ang gusto yata ni kagawad Jerry, it's either ipagawa or kung willing sila mag-antay, wala mabenta. So, ang gusto naman po ng complainant is within the week, isa maisole. So, pakiusap ako kay Gawad Jerry, baka pwedeng gawa ng paraan. Yes. Pakiusap din po ako sa complainant kung kaya pang extend yung ipalugit lang 1 week. So, wala naman po nangyari sa usapan. So, tinuro ako lang po yung complainant kung talagang di maawat, pwede siya magpa-latter for schedule po sa hearing. Mm-mm. O, ganun po nangyari. Tapos, mga few days after, nagpunta po yata siya sa ABC president namin. Tapos, ewan ko yata sa city mayor. So, ganun po nangyari. Tapos, ganyan na po ako nagkataon na kung saan sa kanilang makausap siya. RJ, ano, meron bang offer si kagawad kung kailan niya? Kasi, sir, hindi naman pwede na basta na lang kung kailan mabenta at saka kung kailan mabenta yung sasakyan, siyempre, ano? Sabi. Kasi po, hindi naman po rin yun fair at saka kailangan natin masoli yung pera. Ano po ang timetable ninyo, kagawad Jerry? Sige po, walang problema, ma'am. Kung ano, gagawin ko na lang po ng paraan. Makakaasa po ba kami na within a week po ay maisusoli yung 293,000 ni RJ? Mga 2 weeks siguro. RJ, 2 weeks. Tapos masyad kung... Masyad na matagalan, ma'am. Baon na ako sa utang, ma'am. O yun na nga, eh. Dapat pa-interesan na. Para ka na rin, para ka nang nakautang ng pera, yes, kagawad, eh. Mga isang linggo, kagawad. Halfway tayo. Mag-ano tayo. Katapos sigurado ako magagawan mo ng paraan yan, kagawad. Ma'am, yung business, ma'am, kagawad. Oo. Walang problema, eh. Oo, sigurado ako, kagawad. Magagawan mo yan ng paraan. Kasi siguro intindihin rin natin, ano, si RJ, kung siya rin ang naghahanap buhay para sa pamilya nila. Ano lang ito? Gawin lang natin po yung tama at kung hanggang saan nang makakaya natin. Isang buwan na, ma'am. Oo, isang buwan na. Oo. So, ganun, ha? Isang problema, makakaasa po kayo. Ayun. Ayun na, ha? Isang linggo. Pag hindi po naisoli ng isang linggo, ay babalik po dito si RJ sa atin at doon na po siya namin matutulungan na magsampan ng kaso. Kagawad, ano po yan, ha? Tama, wala nga sigurong kinalaman nito sa pagiging kagawad ninyo kasi negosyo, but still, as a public servant, ano po natin yan? Meron po tayong responsibilidad sa ating mga, kahit hindi constituent, sa sambayanan po. Oo. Yes, ma'am, walang problema. Nothing to worry, maliit na bagay lang po yan. Okay, so maliit na bagay. Maliit na bagay, pa na yung message ko sa'yo, di ka nagre-reply. O, ayan, magre-reply si kagawad. Ayan na, nag-promise na si kagawad. Nag-text po ako sa kanya, siya hindi nagre-reply. O, ayan. Nakita mo yung combo natin dyan. So, ayan po, kung ano po, walang problema. Ayan. So, kagawad Jerry, aasahan po namin ha, sana hindi abutin talaga ng isang linggo. Kasi kung aabutin ng isang linggo, eh parang halos isang buwan na nga rin po yan. Okay? No problem. Okay. No problem. Solve tayo, RJ, isang linggo. Paano ko ma-assure na kailan ba yung isang linggo na yun, ma'am? Ayan na, kagawad. Kailan ba yun? Ito, yung pang 1 week, pumunta na lang po siya dito. Ayun, okay. Madun na ako. Sasamahan ka ng ano namin, ng staff. Hindi, wala ka naman sa amin. Oo. Okay. Sa inyo meron, sa kanya wala. Ayun. O yan. Hindi, ano na to? Sasamahan ka ng ano namin, ng staff namin, ha? Hello, ma'am. Yes, kagawad. O, kahit wala na pong kasama, hindi naman, ma'am, hindi naman tayo, ano. O, ayan. Pero parang mas komportable kasi si RJ na meron siyang kasama. Parang ano ito eh, parang papasok sa eskwela. Hindi, siguro kagawad, parang para panatag lang ang loob ni RJ. Wala namang ibig sabihin, pero para panatag lang ang loob ni RJ. Tsaka alam mo naman si Senator Rafi, si Idol Rafi talagang nagpa-follow through ito siya sa mga natutulungan. Yun. Yes, ma'am, idol ko po. Okay. Ayan. Kung hindi, kay Idol Rafi na ako, hindi pa ako magagalit. Si Idol Rafi magagalit sa'yo. Lagot ka. Sige ka. Sige po, ma'am. Well, no problem. Okay. Bale, bago, ma-
bago siguro matapos katapusan, ma'am, mababalik ka na siguro, ma'am. One week. So one week. Ano ba tayo ngayon? By November 2. Opo. Oh, yan. Ha? Okay. Masama nga po yun, ma'am. Sige po. Oo. Okay. Kagawad, maraming salamat po, ha? Oh, okay, si idol mo, si Idol Raffy na ang tatawag sa'yo after one week pag walang bayaran. Ah, hindi. Sure po yan, ma'am. No problem. Okay. Ayan. Okay pala ito. Panakot si Idol Raffy. Maraming salamat po. Ano, RJ, ha? Okay. At saka sa susunod, yan, ha? Oh, lessons learned pag nasa marketplace. Tiwala po kasi ako, ma'am. Sige. Pero ayan na nga. Umano naman si Kagawad na nagbigay na ng salita niya. Okay? Maraming salamat po, ma'am. Salamat po, RJ. Thank you. Thank you, RJ. Salamat din, Kagawad Gerardo Lapus at Kapitan Marvin Benito ng Barangay Sagad, Pasig City. Actually, pag bumibili po tayo ng kahit na ano, lalo na kung mga sasakyan, mga motor, ang unang-una po natin siguraduhin at titingnan dyan, yung bang nagbebenta ay talagang siya nagmamayari. So titingnan ninyo ngayon yung rehistro. Kung yung rehistro rin naman, kung meron din tayong paraan na ma-check natin kung hindi ba ito nakasangla. Baka naka-encumber ito, chattel mortgage ang tawag dyan. So kung ma-check natin, para sigurado tayo na malinis ang pagbebenta. Ngayon, kung meron naman tayong kakayahan rin at dapat meron talaga na pa-check ito sa mekaniko or yung nakakaintindi, nakakaalam, patakbuhin or kung whatever, ano. At sana humingi tayo ng palugit. Kung baga, pag nagbentahan, may kasulatan talaga. Ako, Shari, ayoko kasi nang walang kasulatan eh. May kasulatan na kung merong makita na hindi maganda o aberya within, sabihin na natin, isang linggo. Opo. Mm-mm. Pwedeng isole. Ano? Parang merong, ano ba? Para merong kang, anong tawag nito? Parang may fallback ka. Mm-hmm. Lalo na sa mga second hand. Yung mga second hand na gamit. So, yan. Yan ang aking maipapayo. Oo, sa mga ano. At saka, iba pa rin yung kakilala mo sana talaga. Opo. Oo. Pero kuminsan nga, pagkakilala, kahit kakilala mo, kuminsan pumapalya pa rin eh. Opo. At nagkakasiraan pa ng pagiging magkaibigan eh. Mm-hmm. Kaya, yun. Okay? Ingat lang din po. Mm-hmm. Okay.